Kahit saan dako ng Pilipinas ay may makikita kang Honda Click 125 dahil sa maliit na displacement ay sulit ang presyo niya pagdating sa features at specs. Kahit ako ay napabili nito dahil ang Honda ay dito tinipid ang mga convenient features at syempre sa kalidad ng motor na ito. At magdadalawang taon na po ang motor ko, so far wala naman po akong naging problema dahil talagang bukod sa maingat at knowledgeable ako pagdating sa maintenance ng motor, syempre quality din talaga ang motor na ito. At nakakagulat isipin sa mala perfectionist na ang king katangian ng Honda Click 125 ay mayroon pa palang i-improve ito. At dinagdagan pa ng Honda ang mga convenient features para sa mas makatulong ito sa ating mga consumer sa araw-araw. Dahil ang Honda Indonesia ay naglabas ng isang bagong improved na Honda Click 125 ngayong 2022 at sa 2023, siguradong darating dito sa Pilipinas. At sobrang na-impress ako sa mga na-improve at dinagdag na features para sa motor na ito. Bago natin pag-usapan ang dinagdag dito at in-improve, ay pag-usapan muna natin ang kanyang same specs at features sa present model ng Honda Click 125. Unahin natin ang panel niya na fully digital pa rin at same lang ang mga gauge at meter na makikita mo dito. Sa kanyang headlights, signal lights at taillights ay same pa rin ang itsura nito at ito ay naka LED pa rin na mas maliwanag at tipid sa konsumo ng baterya. Ang makina ay gumagamit pa rin ng ESP o Enhanced Smart Power na sumasalmin sa patented technology ng Honda na mas malakas ang hatak while saving the gasoline. Sa kanyang engine ay may kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at 2 valves. At ito ay may cooling system na gumagamit ng liquid cooled. Pagdating sa kanyang performance, ito ay may maximum power na 11.1 horsepower at 8,000 RPM na may peak of torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM na may compression ratio na 11:1. Present pa rin ang kanyang malaking seat compartment storage na kasya ang full face helmet at kahit ano pang gusto mong dalhin sa mga biyahe. Sa kanyang fuel system ay gumagamit pa rin ng PGMFI o Programmable Fuel Injection. At balita ko ay mas pinatipid pa ito dahil ito ay nag-a-average ng 51.7 km per liter. Wow! At ito na nga mga idol. Ito na nga ang mga pagbabago o binago ng Honda sa bago at mas pina-improve ng Honda Click 125 2023. Una, meron na po siyang idling stop system na mas eco-friendly pag naka-function po ito. Ang idling stop system ay gumagana kapag nakahinto ka ng ilang segundo ay kusa itong mamamatay ang makina na nagre-resulta ng pagkat ng gasolina at di masayang po ito. At pipigayin mo lang ang throttle mo para mag-start up ulit ang makina. Kadalasan magagamit mo ito sa traffic, lalo na kung taga Manila ka. Pangalawa, ang malaking pinagbago ng kanyang body design na mas pina-sporty ang look. Dahil si Honda Click 125 na present model ngayon ay sobrang astig at premium ang design nito, ay lalo pa nilang pina-aggressive ang looks at dinagdagan ng ilang edges at details na sakto sa mala aerodynamic ang motif. At isa pa, binago din ang decals na very fashionable at very aggressive ang design na bumagay din talaga sa bagong fairings ng design nito. Pangatlo, kung dati ay gumagamit pa lang ng susi ang unang version, ito ay naka-keyless function na with anti-theft alarm system and answer back system. At ito ay nagre-resulta at nakakatulong sa kapanatagan ng rider na di ito basta-basta mananakaw. Pang-apat, ito ay merong USB charging port area na di mo na kailangan mangamba sa biyahe para sa CP o gadget mo na malulobat. Dahil anytime anywhere ay pwede mo na itong i-charge. At ang panglima, binago na rin at pinapogi ang kanyang cast wheels na katulad ng Honda Click 160 ang disenyo at ito ay may bronze at black color na depende sa variation type. At pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong, ito ay mas pinalaki na may sukat na 90x80-14 sa harap at 100x80-14 sa likod na pareho pong naka-tubeless. Speaking of variation type, ito ay may dalawang type na pwedeng pagpilian. Merong CBS only at CBS with ISS type. Sa kanyang kulay naman ay may limang color variation na pwedeng pagpilian. Para sa CBS type, merong dalawa, Sporty Red at Sporty Black. Para naman sa CBS with ISS, ay may tatlong kulay. Merong Advanced Matte Blue, Advanced Matte Black, at Advanced Matte White. Para naman sa kanyang presyo, ito ay nagkakalaga ng 23,350 Indonesian Rupee para sa CBS type. At kung i-convert ito sa Philippine money, ito ay papatak ng 87,109 pesos. Para naman sa CBS with ISS,
ay nakakalagay ito ng 24 million Indonesian rupee na kung i-convert naman ito sa Philippine money ay aabot ng 93,539 pesos. Paalala lang mga chong, ito ay converted price pa lamang versus sa Indonesian. Siyempre, pwedeng magbago, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende yan, okay? Kaya good news sa mga nag-aabang nito na confirm na na ilalabas ito sa Indonesia. At balita ko, lahat ng nilalabas sa Indonesia ay nilalabas din ito dito sa Pilipinas. Kaya ano sa tingin nyo mga idol? Sulit na ba ang mga nadagdag at in-improve ng Honda sa Click 125 2023 base sa kanyang presyo? Balak mo bang ibenta ang lumang version mo kapalit ng bagong version ng Click 125 o hahayaan mong gawing collection mo ito? At ano sa tingin mo? Mananatili bang top of the choice ng mga Pinoy ang bagong Honda Click 125 2023 dito sa Pilipinas? I-comment lang yan down below para mabasa ko isa-isa. At kung meron kayong mga motor na suggestion na pwede kong i-review, pwede nyong i-comment dito para mabasa ko, okay? At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong motor. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out!